Maging permanent resident sa Canada sa loob lamang ng isang taon na processing time. May job offer ka, kaya may trabaho ka na kaagad pagdating mo dito. Wala ring LMIA. At mababa lang na IELTS score ang kailangan. Ganun din, konting show money lang ang kailangan mong dalahin. Yan po ang Atlantic Immigration Program. Panorin niyo ang ating video ngayon! So welcome back sa Menchie's Fil-Can Life. Ito po si Ate Menchie muli nagsasabing salamat sa inyong panonood sa Twina sa ating mga videos. Dito po sa Menchie's Fil-Can Life, I create videos about the different pathways to Canada, mga job opportunities, at ilang mga happenings sa aking Filipino-Canadian life. Kung gusto niyo ang mga topic na yan, you might consider subscribing to Menchie's Fil-Can Life. Just click the subscribe button, the like button, the notification bell, and you can also share my video to your friends. At siya nga pala, you can also be a member of my channel. Click nyo lang po yung join button. Please follow my Facebook page na ang pangalan po ay Menchie's Fil-Can Life din. At ngayon, dumako na tayo sa ating topic, mga friends. Ito po ang AIP, Atlantic Immigration Program. At ito po ay isang pathway para sa permanent residency. This is for skilled foreign workers and international graduates na gusto pong mag-settle sa isa sa mga apat na probinsya ng Atlantic Canada. Ang Atlantic Canada po ay ang bahagi ng Canada in the east na nakaharap or located in the Atlantic Ocean. Kaya tinawag natin Atlantic Canada. Ang mga probinsyang ito po ay ang New Brunswick, ang Nova Scotia, ang Prince Edward Island at ang Newfoundland and Labrador. Ay, ang ganda po doon sa lugar na yon. It's breezy. Masisimoy nyo ang fresh na hangin from the ocean. Narating ko na po ang New Brunswick at ang PEI, Prince Edward Island. It's about 18 hours straight drive from Toronto to PEI. Pero hindi naman tayo magdadrive ng straight. Tumigil tayo sa Quebec and then natulog ng isang gabi sa Quebec and then drive again. So all in all, that's more than 18 hours of drive. Sa PEI, naroon po ang masasarap na mga lobster. Napakaraming lobster po doon. Okay, so guys, if you want to settle in one of those four provinces in the Atlantic Ocean, yan po ang tinatawag na AIP o ang Atlantic Immigration Program. Ito po isa ng permanenteng programa beginning March of this year, 2022. Dati po ito isang pilot program lang, but now it's now permanent. Ang tanong na who can apply? Ang who can apply po ay ang mga skilled foreign workers na galing sa ibang bansa outside of Canada. Maaaring nasa Canada kayo ngayon as foreign worker and you might want to apply, no? But yung mga nasa abroad, nasa like sa Pilipinas or nasa ibang bansa, ito po para sa inyo. And then, isa pang who can apply ay ang mga international graduate. Oy, makinig kayo mabuti yung mga gustong pumunta sa Canada as student, ano ho? As international student. Kasi, pag kayo ay nag-aral sa one of the provinces na ito, qualified talaga kayong mag-apply dito. Na po, kasi yung inyong pag-aaral doon at pagtatrabaho will qualify you to have a faster immigration program through the AIP. Okay? Kung kayo ay nagbabalak maging estudyante sa Canada. So, this program is for skilled foreign workers and international graduates. Processing time of your application, sangayon po sa website, is 12 months. Application fee is 1,365 Canadian dollars. Sa pesos po yun, pag kinonvert nyo ngayon sa current na exchange rate, is about 57,000 pesos. Ang mga requirements po, kailangan meron kayong 1 year of work experience. 1,560 hours.
total number of work hours in the past 5 years, full-time or part-time. That's the total. Pwede rin ho na yung work ninyo while you are studying, pwedeng isama yan. Kung kayo ay estudyante sa apat na probinsyang ito. At ang trabaho ninyo should be under the NOC or National Occupation Classification Skills Level na Type 0. Yun po yung Type 0, yun po yung mga managerial jobs. Or NOC Skill Level A, mga professional jobs naman po yun, kagaya yung mga doktor, yung mga dentist, yung mga pharmacist, yun po ang Skill Level A. Ang NOC Skill Level B naman ay mga technical or mga skills trade. Tulad ng mga chef, ng mga electrician, ng mga plumbers. Yan po yung nagkakaroon ng mga apprenticeship. Yan po yan. Trades ang tawag natin. And skill, NOC Skill C is mga intermediate na mga trabaho po. Kagaya ng mga butchers, yung mga long-haul truck drivers, mga food and beverage servers, yan ay ang skill type C. Sa mga international graduate po, you don't need to meet the work experience na 1 year. Yan ay kung kayo'y nag-aral ng 2 taon dito sa recognized school sa Canada, sa one of the provinces, no? If you were a full-time student, and then kung tumira ka na ng at least 16 months in the last 2 years sa isa sa mga probinsya na ito. Yan po ang requirement para hindi ka na mangailangan ng 1 year of work experience. Another requirement po ay ang educational requirement. If your job offer is NO0 or type A, you must have at least 1 year study or education or equivalent if taken outside of Canada. Okay, ulitin natin. If your job offer is NOC0 or skill type A, you must have a 1 year post-secondary education or equivalent ng pag-aaral mo outside of Canada. So, okay. Yung NOC0 po at saka A, yun yung matataas na positions, managerial and professional. Kaya dapat ang education mo ay equivalent po sa 1 year post-secondary education. Sa Pilipinas po, ang 1 year post-secondary ay third year college. At least, third year college sa Pilipinas. If you studied outside of Canada, mangangailangan ka ng educational credential assessment. Kung kayo nag-aaral sa Pilipinas, mangangailangan ka ng ECA. At ang gagawin mo ay magpapa-assess ka either of the WES, University of Toronto, at iba pang mga assessing bodies. May requirement po na language test, English language test or French language test. Para sa NOC0, A and B, kailangan ninyo ng score CLB na 5. Kung kayo naman ay magtatrabaho sa NOC C, CLB 4. O ang dapat na pong score ninyo is CLB 4. At ang mga testing centers po ay ang IELTS, CELPIP, at TEF naman kung French ang inyong language. Requirement din po ang settlement funds. Settlement funds, hindi po kalakihan kumpara sa ibang mga pathways. Ang kailangan nyo lang ay $3,327 kung kayo ay isa lang. Ang equivalent sa pesos niyan is 139,734 pesos. Sasama po ang spouse ay kailangan mag-apply siya for open work permit. Isn't that nice? Open work permit ang iyong spouse. The next question would be, how does the AIP or Atlantic Immigration Program works? How would the process go? Okay. First of all, kailangan nyo na magkaroon ng job offer. Ibig sabihin, pupunta ka doon, may job offer. Ano po? At ang job offer ay manggagaling sa isang designated na employer in one of the provinces na gusto ninyo. So you decide kung saan probinsya mo gusto pumunta. Newfoundland and Labrador,
PEI, Nova Scotia, or New Brunswick. Mamili na lang kayo doon, and then kailangan nyo pumunta po sa website ng kanilang designated employers. Madaling hanapin po. I will put the link in my description box. At makikita ninyo doon kung ano-ano ang mga jobs na inyo-offer ng mga designated employers. Mamimili kayo kung alin yung paragay nyo, qualified kayo, and then mag-a-apply po kayo doon. Okay, so you get a job offer. It should be a full-time job, non-seasonal, and they will give you an offer of employment, and you should keep a copy of this dahil kailangan mo yun later on kapag pupunta ka sa isang service provider o sa isang service provider organization upang gawin yung iyong tinatawag na settlement plan. Mayroon namang pwedeng gayahan ng settlement plan. Hindi po mahirap yon. And then, mayroon nga ang service provider na tutulong sa inyo. Okay, get a job offer. Number two, get your documents ready while waiting for your job offer. Ano ba ang mga documents na kailangan? Mga normal po natin kailangan. Passport, mga marriage certificate na yan, yung mga educational certificate na yan, transcript of records, mga certificate ng mga trabaho ninyo, etc. I-ready ninyo yung mga papeles na ganyan while waiting for the job offer. Ano po? And then, apply for permanent residency. Yung mga papeles na yan ang kailangan nyo. It needs a lot of research. Hindi ko po pwedeng masabi lahat in one video. And then, apply for a temporary work permit. Hindi ko masabi ko sa inyo, meron pong job offer, meron kayong trabaho, kaya kailangan mag-apply din kayo ng work permit. While the PR application is being processed, nag-apply naman kayo ng inyong temporary work permit. It will let you work while the PR is being processed. Ibig sabihin, pag na-approve na ang inyong temporary work permit, then you can come to Canada and work while your PR application is being processed, di ba? Two birds in one shot. Makakakuha po kayo ng one-year specific work permit. Okay? Para sa inyo na main applicant, specific work permit, isang employer lang ang pagtatrabahuhan mo. While your spouse will apply for an open work permit, kahit iba-ibang employer ang pwede niyang pagtrabahuhan. And after you have applied, siyempre, meron pa dyan mga gagawin like mga biometrics, kukuha kayo ng schedule for biometrics, and then dapat nagawa nyo na rin yung medical exam ninyo, something like that. Kaya maraming proseso rin po, kailangan kayo ay synchronized with time. If approved, they will send you a confirmation of permanent residence and you might be already in Canada by that time. So, pwedeng you're outside of Canada or pwedeng you're inside Canada. May proseso po kung paano ninyo kukunin ang inyong PR certificate. So, kapag narating nyo na ang point na yan, congratulations, you are now a permanent resident of Canada. PR process in 12 months with job offer, makakapagtrabaho ka kagad, mababa lang na English test, walang LMIA, mababa din na show money, at sabi ko nga sa inyo, two birds in one shot, may work permit ka na, may PR ka pa. Maraming salamat guys! Sana po briefly nabigyan ko kayo ng informasyon, and the rest, you can write down a comment in my comment section, or you can keep on researching about AIP. Maraming salamat sa inyong panonood mga friends! And remember, kung nagustuhan nyo po ang aking video, ang ating mga topics, you might consider subscribing. I-click lang po ang subscribe button, like button, notification bell. You can share my video to your friends. And of course, you can also be a member of Menchie's Fil-Can Life. You can also follow me in my Facebook page, Menchie's Fil-Can Life. Salamat sa inyong panonood. Good luck to everybody. Hanggang sa susunod. Bye-bye.